Vale. Kasi once na nagbuka ka ng bibig, you open your mouth, which you're talking to someone, somebody. Even yung somebody na yon, kakulig mo within that synagogue, ang tendency mo talaga, ang itatanong mo, magtatanong ka eh. Usually, pag nag-open ka ng mouth to someone, tanong. Oh. Tanong. Diba? So, once na magtanong ka, depende sa tanong. Usually, ang tanong mo, somebody ito yung, do you know where the, doon ka patay eh, yari ka rin. Do you know where the, physical lang yun, matter. Hindi spiritual yun. Pero pag ang tanong mo, what time is our shofar blowing? Spiritual yun. Spiritual yun. Eh, usually, alam mo na yun eh. Alam mo na yun, pati oras, alam mo na. Eh, pag hindi mo alam, yun ang problema mo, pag hindi mo alam. Magtatanong ka ng ang mangyayari, matter. So, sablay ka na kaya doon, baba ka na kaya doon, sa level mo, sa spirituality. Ganun yun. Mahirap. Hindi basta-basta yun. Kaswerte lang tayo, nakakapaganito tayo. Pero, pag alis natin dito, wala tayong natandaan. Kasi pinag-uusapan natin. Wala. Hindi naman, the spirituality was not created to remember. No. It is not for remembrance. No. But it is for you to realize reality of spirituality. Yan ang purpose ng creation ng spirituality. It is not to remember. But to understand. To understand. Yung sinasabi natin sa remembrance, six remembrances, para sa atin yan as human being. As humans, we need to remember. So, nilalagay doon. Oy, tandaan yan. Kasi meron kayong kailangan tandaan. Eh, hindi ganun na spirituality. It was not made to remember. Kailangan, isabuhay mo talaga yon in your own awareness, consciousness, reality. Buhay mo na yun. You don't need to remember. Hindi mo kailangan i-memorize. Sa pamuhay mo. Sa buhay mo. I-apply mo. But the only way to make it conscious and aware and remember is for you to meditate every day. Kung walang ganito, this is also meditation eh. As someone is speaking, someone is listening, this is already meditation. Alam nyo ba kung pagdating sa meditation, inadopt ng ano yun eh, ng Hare Krishna. Transcendental meditation. Ang malalalim dyan, sila mga Shankar, yung mga ganun. Ravi Shankar, yung mga ganun. Pag nag-meditate yun, 3 years. 3 years. Hindi 3 hours. 3 years? 3 years, bro. Sa harap ng ulo. Tapak lang na yun. O ganun lang doon, meditate. 3 years. Ilalagyan na lang ng pagkain yun. Kain siya. Meditate na naman. Grabe. Andyan lang ang CR. Ihi lang yan. Baba na naman. Parang nasa kuweba na siya. Ang spirituality, pagka lumampas ka sa intellect mo,
magkakaroon siya ng conflict ang intellect at saka spirituality. Conflict. It's either maantok ka, matutulog ka. Iba nagme-meditate eh. Hindi nila alam, tulog na sila. Yeah, nakakantok din ang meditation eh. Kasi isa lang iniisip mo. Itong salita ko lang nito eh. Yung salitang nagpo-flow na yan, yung sound, matter yan. Pero yung laman ng matter, yun ang meditation. Meditation, nakikinig ka. Pati ako, pati yung nagsasalita, naririnig niya yung sinasabi niya. Kaya pati siya sinasabihan niya yung sarili niya. Tinuturuan niya rin sa sarili niya. So, yun ang nakakaantok eh. Yun ang nakaka... may tawag dun eh. Yung... may term dun, nakalimutan ko eh. Slumber. Ha? Slumber! Oh, galing. Slumber. Oh. Yung slumber, pati sa driving, slumber yan. Yung expressway. Alam mo nang walang sasakay, ikaw lang. Na endless ang road. Dire-diretso lang, walang lito. Slumber yun. Antok yung gat. Pero actually, nag-meditate ka na nun. Spirituality yun. Tamo, pagka spiritual ang pinag-uusapan, nagsasalitain ang sino man nagsasalita tungkol sa spiritual spirit. Kikinig ka na lang eh, di ba? Bakit? Na-overcome na yung physical matter mo dun. Overcome na. So, umaangat ka na. Slumberness mo, umaangat ka na sa supernal. So, pag umangat na sa supernal, itong nasa baba, lower, physical, tulog na. Tulog. Wala. Arrested. Ang tawag doon, alam mo ano? Arrested development. Nag-develop ka, pero arrested ka. Arrested. Kasi wala kang movement eh. Wala. Ang nagpo-flow sa'yo, spirit eh. Pero ang nagtutulak ng spirit na yan, intellect. Intellect mo. Intellect mo yan. Ang matindi ka dyan, pag tinutulak ng intellect kakapit din sa physical. So, pagka tumutok na yung intellect mo doon sa spiritual, maapektuhan itong physical. Pag natulog na yan, antok na yan, hindi na makakasunod. Maaring bumitaw yun. Pag bumitaw yun, transcendental meditation yun. Spirituality. Ganun nangyari sa Mount Sinai kay Jose. Oo. Nag-meditate, tapos binitawan yung katawan. Kaya nag-40 days siya doon. Yeah. Nag-meditate. Ganun ang meditation. Naghihiwala yung spiritual sa physical. Pero pag naantok ka, ibig sabihin, lumalakas yung physical. Ah, pag inantok ka? Oo, pag inantok ka. Hindi ka dapat antokin. Nag-meditate ka eh. Pag nag-meditate ka, gising ka. Gising ka naman eh. Pero yung spiritual mo, tsaka yung intellect, yun na, umapalaot na yun. Sama na. Pero pag inuto ko na, ayan na, hinihila na yun. Hinihila na yung spiritual. Ay, bumalik na kayo. Antok na ako. Ganun na. Pati intellect kasi matutulog din eh. Yeah. Magiging stagnant siya eh. Kailangan, tuloy-tuloy siya.
Eh, yung ano, nabasa mo ba yung kwento ni Buddha? Nag-meditate daw yung sa puno eh. Kahit si Jesus, nag-meditate din. Sa puno. Sa Gethsemane. Gethsemane, diba? Meditation din. Tapos tinutulugan siya ng mga disciple niya. Tulog. Hindi lang ginagawa. Pero si Buddha, wala siyang tinatawag na 12 na followers. Madami. Madami. Wala siyang bilang eh. Wala siyang enumeration. Hindi. Alam din nila kung paano tingnan yung spirituality. Marunong din. Pinag-aralan din nila. Sa Diyo. Oh, di ba? Kay Abraham galing yun eh. Kay Shem. Kay Noah galing yun. Yeah. Di ba? Anong ginawa ni Noah sa loob ng ark? Di ba? Nag-meditate din yun. Pantaon. Yeah. Ano kasi yun?